Bang Ilunggo. Please subscribe and like and share. Ayan, so magandang araw po mga kababayan, ano? Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, so ngayong araw na ito mga kababayan, ay meron na naman tayong ibibigay na balita na talagang ikakatuwa ito ng mga kababayan natin na mga magsasaka ang ating farmers. Alam naman natin na talagang sila ang unang pinupuntarian ng ating mahal na Pangulo na matulungan at mabigyan ng sapat ng pangangailangan ang kanilang mga sinasaka. Diba mga kababayan? Katulad na lang ng ginawa ng ating mahal na Pangulo, ang pamamahagi ng titulo ng lupa sa ating mga magsasaka na tila ba'y ang mga anti-Marcos ay wala naman daw kwenta yan. Ang pamamahagi ng lupa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lahat ng mga magsasaka ng kanilang mga titulo. Sabi ng mga anti-Marcos, wala naman daw kwenta yan. Ayan po mga kababayan, wala daw kwenta. O, ngayon, kung walang kwenta, huwag kang kumain ng kanin. Dahil ang kinakain mo ay nagmumula umano sa farmers, sa ating mga magsasaka. Kung wala na ang magsasaka, naku mga kababayan, ano na lang tayo? Tapos ito na naman, sasabihin na naman nila, asan na ang 20 pesos na kilo ng bigas? Intindihin natin kung bakit hindi maipatupad ng ating mahal na Pangulo ang 20 pesos na bigas. Intindihin niyo po mga kababayan. Hindi naman po ibibilin lang ng mga magsasaka ang abuno, binhi, ng murang halaga. Patumbas lang ng presyo ng sinasabi niyong 20 pesos per kilo ng bigas. Ang mahal ng abuno po mga kababayan ngayon. Hindi kasi alam ng mga kababayan ng mga anti-Marcos yan. Kasi hindi yan mga magsasaka, mga mayayaman yung mga anti-Marcos na yan. Kawawa po ang ating mga magsasaka kung ipatupad po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 20 pesos na bigas. Ano na lang kaya ang presyo ng palay ngayon? 10 piso mga kababayan. Sa tingin nyo, ikaw na nanonood, magtatanim ka pa ba ng palay kung ganun lang din kamura ang presyo ng palay mga kababayan? Ang ginagawa ng Pangulo na pagtulong sa ating mga magsasaka, pagpapautang na walang interes at pamamahagi ng mga kagamitan para sa kanilang ginagamit sa pagsasaka. Yan, katulad ng mga harvester, mga kuliglig, diba? Treaser, napakalaking tulong yan sa ating mga magsasaka mga kababayan. At ayon pa nga dito mga kababayan, tumaas ngayon ang ani ng palay at mais ngayong 2024 mga kababayan. Dahil po yan sa pagsuporta ng ating mahal na Pangulo sa ating mga magsasaka. Yan kasi ang hindi alam ng mga nakarang administrasyon na pwede naman pala gawin yan. Kaya galit na galit yung mga anti-Marcos na yan. Kasi mukhang nasasapawan na po ang kanilang amo. May ginagawa ang ating mahal na Pangulo, pinipikit nila ang kanilang mga mata para hindi nila makita. Kahit naman nakikita na nila, sinasabi nila wala daw nagagawa ang ating mahal na Pangulo upang matugunan ang lumalaking pangangailangan ng bansa para sa tubig at kuryente. Nagbabalak ang pamahalaan na makapagpatayo ng 20 medium at 3 hanggang 5 malaking dam sa 2028. Wow mga kababayan, napakagandang balita ito. 3 malalaking dam sa 2028 at 20 na medium at 3 hanggang 5 malalaking dam. So yung medium maliit lang ito mga kababayan, pero ito ang 5 hanggang 3 ay malaking dam ito mga kababayan. Sa isang sektor sa briefing sa Malacañang, sinabi ni Guillen na sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas gusto niya ang pagtatayo ng matataas na multi-purpose dam sa Pilipinas. Ayan na mga kababayan. Napakalaking tulong din kasi ito mga kababayan. Ayon pa nga dito, para din makapag-ano ng kuryente, makapag-produce tayo ng kuryente sa dam na yan mga kababayan. Diba? Malaking tulong yan. May tubig na, may kuryente pa.
Ganyan naman talaga dapat, mga kababayan. Tapos, may tubig na, may kuryente pa, matutulungan pa ang mga magsasaka. Diba? Hindi na sila mamumroblema sa tubig dahil may sapat na supply na tubig para sa kanilang sinasaka. Ayon pa dito, ang gusto ngayon ng ating presidente ay magtayo tayo ng matataas na dam para magkaroon tayo ng pangmatagalang solusyon. Kasi sabi umano, kapag mataas ang dam, may irrigasyon, kamay flood control, kamay power generation. At ayon pa dito, mga kababayan, ang matataas na dam o ang may taas na 100 metro ay maari ding gamitin para sa turismo. Sabi umano ni Gillian, ang karamihan sa mga dam sa bansa ay itinayo sa 50 na taon na ang nakaraan noong panahon ng ama ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayan, mga kababayan, 50 na taon na. Pero ayan, mga kababayan, ginagamit pa rin natin hanggang ngayon. Diba? Ang dam na itinayo ng kanyang ama. Diba? Galing talaga kasi, no, ang ating mahal na Pangulo at ang Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Tingnan nyo, mga kababayan, napapakinibangan pa natin hanggang ngayon ang kanyang mga ginawa. Nga lang kasi, ang mga anti-Marcos, ayaw na ayaw nila yan. Kung kuba kung anong gusto nila. Inaasahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang apat na malalaking dam na matatapos umano sa 2028, ang huling taon ng kanyang administrasyon. Yan, inaasahan ano, na matapos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang apat na dam na itatayo dito sa Pilipinas. Ayan. So yun po, mga kababayan. Ito ba ang sinasabi po ng ating mga kababayan na wala daw umano ginagawa ang ating mahal na Pangulo? Palibasa kasi, hindi nila ito nakikita. Kasi, panira lang sila ng panira. Kurap daw ang ating mahal na Pangulo. Wala naman silang sinalabas na ebidensya. Natutungang kurap ang ating mahal na Pangulo. Sinasabi lang nila, para silaan ang ating mahal na Pangulo. Meron bang kurap na nakapagbayad ng utang? Tapos, sinasabi pa nila, mas gustuin pa daw nila yung mangutang na mangutang. O, di mabaon tayo sa utang. Ba? Na marami daw nagawa. Mas gustuhin ko yung nagbabayad ng utang na merong magpapagawa pero sariling pira ng Pilipinas, hindi galing sa utang. Yan ang gusto kong presidente. Yung nagpapagawa ng mga project dito sa bansa pero pira na ng Pilipinas, hindi galing sa utang. Yan dapat ang pangarapin nating presidente. Hindi na mas gustuhin nyo ang nangungutang. Dahil maraming na itatayo. Siyempre, mga kababayan, marami talagang itatayo yan. Siyempre, utang lang utang eh. Pero sa akin, mas gustuhin ko yun, yung nagbabayad ng utang tapos nagpapagawa ng proyekto na sariling pera ng Pilipinas. Yan dapat. Hindi kasi alam na mga kababayan natin yan. Kasi tinitingnan nila at sinubaybayan lang nila yung mga naninira sa ating mahal na Pangulo. Hindi nila nakikita ang ginagawa talaga ng Pangulo. Tingnan nyo po, mga kababayan, pagpapatayo po ang ating mahal na Pangulo ng Cancer Center dito sa Quezon City, hindi din niya alam ng mga kababayan natin. Hindi nila alam yan kasi doon sila nakasubaybay sa laging sinasabi, wala daw ginagawa ang ating mahal na Pangulo. Eh paano ba naman, mga kababayan, anti-Marcos sila. Ano? Gusto nila pabagsakin ang ating mahal na Pangulo. Popromote ba nila ang nagawa ng ating mahal na Pangulo? Hindi. Di ba? Oo. Oh. Ayan, magpapatayo, pero hindi yan galing sa utang. Kasi ang ating mahal na Pangulo, magaling magdala ng mga mayayaman negosyante dito sa bansang Pilipinas. Ano, nagawa ba yan ng mga nakarang administrasyon? Hindi nila nagawa yan, mga kababayan. Napataas ba nila ang ekonomiya natin? Hindi din nila nagawa yan. Ang pagtaas ng ekonomiya ng bansa ay napakalaking tulong ito, mga kababayan. Ang mga tambay dati nagkaroon na ng trabaho. Mas maraming trabaho na ngayon, mga kababayan. Kaya kunti na lang din ang kriminalidad dito sa bansa dahil sa marami ng trabaho ang tao. Hindi na problema ang trabaho. Hindi katulad na nakarang administrasyon, problema ay trabaho. Ngayon,
trabaho na ang nagpo-problema sa tao. Ganyan ngayon. Ganyang kagaling ang ating mahal na Pangulo. So yun po mga kababayan, ano masasabi mo at makukomento mo dito? Siyempre maraming salamat at magandang araw po sa inyo. Thank you.